So guys, iyon po, bukas start na ng filing, unang araw ng October. Nakaka-excite po. Umabot din tayo sa October 2021 kung saan po makikita na po natin finally, more or less, kung sino po yung maglalaban-laban para sa election next year. Okay? So ngayon po, habang wala pa, habang hindi pa natin nakikita na pa-finalize, eh pwede pa rin po tayong mag-tingin-tingin ng mga posibleng kombinasyon. At yan po ang ginawa ng DigiVoice sa kanilang survey. So sinubukan po nila iba't ibang kombinasyon, yung po nakikita nyo yan, iba't ibang kombinasyon ng mga kandidato. For example, yung unang linya ng mga numero, yan po ay kung 6 na kandidato yung tumakbo. So, Dumagoso, Marcos, Duterte, Robredo, Lacson, Pacquiao. So, kung 6 na tumakbo, ganyan po yung labas ng kanyang survey. Tapos, paiba ng paiba. Kung 5 yung tumakbo, kung 4 yung tumakbo, kung 1-on-1 yung tumakbo. So, meron pong mga iba't ibang mga... Yan po ay nagagamit na guide ng isang kandidato. Okay? Para mabasa niya na kung sakaling umatras si ganito, kanino mapupunta yung boto niya? Kung sakaling tumakbo si ganito, will it affect me or will it affect the other candidate? So ano ang scenario na mas maganda para sa akin? So yun ang gamit itong mga survey na to. Of course, sinasabi ng iba, mind conditioning and all that. Sa akin po, ang paniniwala ko, tignan mo lahat yung mga survey, tignan mo yung pattern. Kasi nga po, hindi naman eksaktong-eksakto yan. Siyempre po, ang importante pa rin yung halalan next year. Pero makikita mo yung mga trends, yung mga momentum, and gamitin mo tong guide. Okay? So ito po, ito po ang pinapakita niya na in a 6-way race ay mananalo si Isko Dumagoso over kay Marcos at kay Duterte. Sara Duterte. So tatlo po silang maglalaban-laban po diyan na nasa top 3. Tapos tumakbo din si Robredo, Ping, tsaka si Pacquiao. Mananalo po si Isko. Pero maliit lang din yung lamang. Siguro mga ilang points to. Mga lagpas 3 points. Medyo okay-okay din. So, this is assuming or if kung sakaling tumakbong sabay si Marcos at si Duterte. So, yun po ang malaking tanong dyan. Kasi po, alam naman po natin, sumula nung nag-back out si Mayor Sara, nag-shift yung momentum sa admin side doon po kay Bongbong. Yun ang sinasabi ko nun kay Mayor Sara. Mayor Sara, sure ka na ba na atras ka? Lilipat na yung mga DDS kay Bongbong. Ngayon nga yung nangyari, naglilipatan nga at ngayon, meron silang move, nag-iba sila ng kulay. Kulay green na si Mayor Sara. Ganun na yung sign, hindi na ganun. So, para ibahin yung branding at yung itong kay Sara to urge her to run. So tanong, paano makaka-apekto yan doon kay Bongbong? Eh si Bongbong hindi na din na, bakit pa atras si Bongbong? Eh may momentum siya ngayon. So yun yung parang tanong dyan. Siyempre hindi din papayag yung mga Marcos loyalist na harangan ni Sara yung pangarap ng mga Marcos na makabalik sa Malacanang. So matagal na nating issue na pinag-uusapan yan. And kadalasan naman nagkakatotoo yung mga nagiging prediction natin dito. Pero ayun, tingnan natin. So kung titingnan nyo dito, sa senaryo na tumakbo sabay si Marcos at si Sara, doon may chance si Isko Morenong manalo. It makes sense din naman kasi maahati yung boto, di ba? Maahati yung boto nila. And hindi natin alam kung gaano sila magsisiraan kapag nandiyan na. So ganyan din yung pang-anim na linya ng numero na kung 4 yung race, na kung hindi tumakbo si Lacson tsaka si Pacquiao, mas malaki yung magiging lamang ni Isko. So, yun na, ulitin ko ha. Kung ang election ay i-hold ngayong September, kasi itong survey na to, September, tapos sabay tumakbo si Marcos at si Sara, si Isko yung mananalo. Okay? So, ito po ay survey lang ha. Pero hindi naman po sa lahat ng lahat po ay panalo si Isko. Meron pong mga senaryo na mananalo din itong si Bongbong Marcos. Pero si Sara Duterte, ang napansin ko dito, mananalo lang siya kung ang 1-on-1 kay Lenny Robredo. Okay? So, ito po eh yung sumunod na mga numbers kung saan hindi tumakbo si BBM. Panalo pa rin po si Isko Moreno.
So yung sa pangalawang linya ng mga numbers, kung makikita nyo, hindi tumakbo si BBM, tumakbo yung lima, panalo si Isko, pero dikit yung laban. Kasi tumakbo rin si Robredo. Eh, so medyo magigets mo yung concept eh. Magigets mo yung concept ng kung ibig sabihin. Tapos, yung sumunod, kapag hindi tumakbo si Robredo, mas malaki yung lamang ni Isko. Alam naman natin, yung mga smartmatic na yan, nakakatakot din. Di ba? Yung mga BBM supporters na rin na magsasabi, di ba? Hindi din tayo sobrang ano diyan, mabuti na yung mas malaki yung lamang. So ibig sabihin, if Lenny backs out, mas malaki yung tsansa ni Isko Moreno na matalo si Sara Duterte. Kung apat lang silang maglalaban. Kung nandiyan si tumakbo pa rin si Lacson, tumakbo pa rin si Pacquiao. Ayun. So yun yung sumunod na case. Yung pang-apat naman na kung hindi tumakbo itong si Sara Duterte, kung hindi tumakbo Sara Duterte at tumakbo si Lenny, mananalo si Marcos. O, diyan po sa survey po yan ha. So itong survey na to, pinapakita naman na hindi naman lahat ng pagkakataon ay mananalo si Isko. Merong mga kailangang mangyari. Kailangan either tumakbo si Sara, umatras si Lenny, malaking factor kung tatakbo ba si Sara, malaking factor kung aatras ba si Lenny. So basically yun yung ibig sabihin niyan. So ulitin ko, yung pang-apat na linya ng mga numero, mananalo si Bongbong Marcos kapag parehong tumakbo si Robredo tsaka si Dumagoso. Okay? Sa si Lacson tsaka si Pacquiao tatakbo pa rin. So, parating kasama yung dalawa dyan, okay? Oh, yung panglimang linya, yun po, pinakita natin kung sakaling hindi tumakbo si Sara, tapos tumakbo si Bongbong, tumakbo si Lacson, si Pacquiao, si Isko, panalo si Isko with a small margin. Basta hindi tumakbo si Robredo. So, malaking factor talaga yung kung tatakbo ba o hindi si Robredo. But in any case, kung makita nyo, kahit anong combination yan, hindi lalagpas ng 10% si Robredo. Wala talagang chance of winning kung babasihan itong survey. Ulitin ko, maraming pwedeng mangyari from now up to May next year. Marami, as in sobrang daming pwedeng mangyari. Pero syempre, ang factor dyan, yung mga sponsor, yung mga politiko on the ground, kung kanino sila tataya. Diba? Mahirap eh. And yung sentiment sa social media, ako na nababasa, nakikita ko naman yan sa YouTube, sa Facebook. Diba? So, ayun. So, yung pang-anim nga, sinabi natin kanina, in a four-way race, tumakbo si Robredo, Duterte, Marcos, at Isko. Mananalo si Isko kung hindi tumakbo si Lacson at Pacquiao. Kung four-way lang yung maglalaban. Okay? Pero sa one-on-one, kung makikita nyo, sumunod, one-on-one, parating talo si Lenny. She will never go up 10%. Ganun parate yung nagiging labas dito sa DG Voice na survey. So maganda makausap din natin si Professor Antonio Contreras, siya yung political analyst dito, para ma-explain sa atin. Kasi marami talagang kombinasyon yan, guys. So ngayon, kung ikaw ay Isko Moreno supporter, ang pinagdadasal mo ngayon ay tumakbo rin si Sara Duterte. Kasi kung titingnan mo yung data, mas malaki ang tsansa ni Isko kung si Sara Duterte at si Bongbong Marcos ay parehong tatakbo. So yun ang best case scenario para kay Isko. Pero kung sakaling isa yung aatras, biglang tumatalon yung bilang nila lagpas sa 30. Kapag sabay silang tumatakbo, nasa 25 lang, nasa ganung percent lang. Pag isa sa kanila ang nag-back out, biglang sumisipa pa 30 isa sa kanila. Ang tanong ngayon, sino magba-back out? Si Sara o si Bongbong? Yun ang tanong. Kasi mas dikit sila eh, kaya mahirap sabihin eh. And syempre sila Sara, sa amin yung malakanya, ba't namin bibigay sa'yo? O sila Bongbong naman, hindi kami, matagal na kami naghihintay dahil sa amin, kaya may DDI. Yan ang awayan dyan. At nakita nyo naman yung nangyari sa Sandigan Bayan, na hindi ko lang alam kung yan ba ay, ewan ko. Kasi ano lang naman ang pwede dyan eh. Yan ba ay galing sa Malacanang? Hindi ko alam kung galing yan sa Malacanang o kung ano man. Mahirap mag-isip, pero mapapaisip ka talaga eh. Bakit tinitira sila Marcos? Parang coming from admin side. Ewan ko, sa admin side. Hindi ko alam. Bahala na. Tingnan natin. Mahirap na magsalita. Pero yun, anyway, si VP Lenny, ito, hindi sa ano, ito pinapakita ng data.
Yan din naman yung sentimentong nakikita ko sa online. Mahihirapan talaga. Hindi ko din naman masisi yung tao. 5 taon ka ba namang siraan, banata na kung saan-saan sa lahat ng mga platform. Meron at merong epekto yan sa mga survey mo. So, kaya ba niyang i-turn that around? Kaya ko sa kakayanin kung talagang pipilitan at kung talagang sabi nga nila, wala namang imposible. Miracles can happen. Pero, isusugal mo. Ang posibleng mangyari, dahil sa pagpilit mong tumakbo, hindi ka naman mananalo, mananalo si Bongbong. At yun yung, syempre, ayaw mangyari nung side ng mga anti-Marcos. So, yun guys, sa po yung analysis natin dito. Ang dami pang balita, iisa-isahin natin ngayong gabi, leading up sa October filing simula bukas. Okay? So, exciting, exciting. Si Isko sa Lunes, yung mga iba sa medyo dulo. Sila magpapile. So, tingnan natin. So, mukhang ako, narinig ko, tatakbo talaga si Sare. Pakiramdaman natin, ha? Pakiramdaman natin. Ako, gusto kong aralin lahat. Gusto kong makita lahat. Alam mo, tayo, we want to be fair as much as possible. Pero kahit, syempre, obviously, kung saan kampo tayo. Pero we want to give everyone a voice, di ba? Para marinig natin yung side nila, okay? So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas, God first. Bye-bye, guys.